mean, you chose candidates? No, no. Meron kaming parang suggestion sa kanila na ito lagi namin sinasabi. But only qualities, not people. Yeah, oh, ito yung mga panuntunan pero dinidiin na namin ngayon. Huwag kayong boboto ng taong involved sa droga, okay. Latengo, magnanakaw. How are you doing it? Meron kaming campaign, tapos meron kami mga forum, tapos siyempre, pati ngayon, tinitignan namin kung involved sa drugs. But you're not endorsing anyone specifically? Wala, wala. Uh-oh. Ang ano lang natin, yung kamukha niyan, kayo sa barangay. Alam nyo kung sino yung naging incumbent barangay captain. Pag sumobra yung droga, pag sobra-sobrang droga, sobrang addict sa barangay nyo, ang criminality, ba't boto mo pa yan? So that's one. What else? Against corruption. Okay. Buti ngayon, si Secretary Anyo, magaling siya. No, naglabas agad kami ng advisory sa lahat ng barangay. Okay. Mag-submit kayo ng inyong inventory. So meron na kami nga ngayon matche-check namin ang inventory ng barangay. Yeah. Ngayon this is a memo. Memo. Okay. To all barangay captain na mag-submit ng inventory kasi sa inventory makikita namin kung saan nyo dinala ang pera ng barangay. Mm. Makikita namin doon kung anong binili nyo, anong proyekto nyo. Mm. At makikita namin pag nag-ghost delivery kayo at pag nag-overpricing. Kaya dito... But then you're talking about how many barangays in 42,000. That's what I mean. If you're requiring 42,000 barangays to submit an inventory, who is going to check? Meron kaming region, meron kaming provincial DILG, meron kaming city and municipal DILG sa buong Pilipinas. So nandito dito ngayon yung mga records ng mga hindi nag-submit. Yeah. Ibig sabihin, mga takot. Because you're talking about barangay officials who've sat essentially for two terms. Yes. Kasi we haven't had elections for two terms. Yes, bali no? 5 years yan. Yung, yeah. 5 years of inventory. 5 years yan. Ngayon, titignan natin. Sa loob ng 5 taon, saan nyo dinala ang pondo na pang-project sa barangay? Oh, and then, okay, if you have the list, what do you do? Eh, you're not naman dakuha. Magpapail kami ng demanda as a DILG. Kami magpapail ng demanda sa DILG. Kaya nga, ang COA din may problema eh. Unang-una, tignan mo. Nung barangay captain ako, bago kami makapag-release ng pera sa banko namin, sa depository bank, dadaan kami ng fiscal control. Dadaan kami ng accounting. Tapos merong barangay council resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw such fund for such project now. Pwede kang ang kapitan at saka ang treasurero, gagawa lang ng certification, mailalabas nila million-milyong pera ng barangay. Easily. Nang resolution. Correct. Dapat yon. Bago ilabas ang pera sa depository bank, meron andyan yung project. Magbabayad na lang kami sa contractor. Ngayon, hindi. Wala pang project. Wala pang nasa bulsa na ni Kapitan at saka ni Treasurero yung pera. But how did that change? Kaya ngayon, nagre-request kami sa COA na ibalik nila sa dati dahil prone for corruption. To marami nang nagkakaso ng mga treasurer. Tinakbo yung pera. Are you saying it's the commission on audit that made it easier for barangay chairman to release money? Totoo, ganyan. Kaya nga ngayon, nire-request namin na ibalik sa dati. Kamukha ngayon, ang daming kapitan, nilabas ang pera sa barangay. Wala pa naman project. Ginagamit ang pera sa Sa kampanya. Ginagamit ang pera sa negosyo. Like who? I'm curious. Do you know anyone? Meron nga barangay captain dyan sa apartment lang nakatira nung bago magkapitan. Ngayon, 3 ba? 6 sasakyan. No, I want you to name him. You are Yusek. Okay. Sa barangay namin. Oh, where? What's his name? San Antonio. So, who is the official? Kapitan. What's the name? Ernesto Biroya. Okay, why don't you file a case? Andi dito na nga kami ngayon. Pag nahawakan namin ngayon yung inventory, kasi hindi siya nag-submit ng inventory. Uh-oh. So makikita namin doon kung saan napunta ang pera for the past 11 years. Okay, so Ernesto Biroya was barangay captain for 5 years. Yes. In what's the name of the barangay? Barangay San Antonio. San Antonio. I'm curious. So you're saying essentially that he became wealthy. Known sa aming barangayan. Yeah. Yeah, but my question is, who's in charge of doing a lifestyle check? Kaya nga ngayon... Is it the DILG? Ngayon, makikipag-tie up ako sa BIR
Para ngayon, meron kaming memorandum of agreement para mapa-lifestyle check namin lahat ng mga barangay captain, barangay official, na talagang in a matter of years, naging mayaman. Di ba? Kaya nga ito, yung... Baka naman may negosyo lang to. Siyempre, alam naman sa barangay yan eh, kung may negosyo. Ano, ang nakakaalam, walang taong nakakaalam kung hindi ang kanyang constituent. Walang ibang makakaalam niyan. So, my question actually, Yusek, what alarms me as a taxpayer, giving the example of this guy, Ernesto Beroya, who you claim everybody knows that he's enriched himself, why hasn't action been done in the last few years? Ayun na nga eh, may mga kagawad siya na supposed to be... Who's in charge? That's what I wanted to ask. Yun na nga eh. Under the law, dapat, who investigates the barangay officials? Yun na nga, dapat ang DILG on top of the situation kami. Bo. Kaya nga nandito ang DILG, supposed to be, kami yung nagsusupervise nitong mga ginagawa ng local government official, no? Kaya ngayon ay sinasampayan sa ombudsman, kaya nga itong mga alleged ano ni Ernesto Beroya, kaya nga ito ngayon ay dapat ngayon tignan natin. But has the DILG in the past ever recommended for prosecution the filing of any case against any barangay official in the past? I think wala. Meron akong pero ganito, no? This time, kamukha niyan sa illegal drugs, sa badak, DILG ngayon na nagpa-file. Doon sa, pati sa illegal parking, na DILG na ngayon dahil yung COMELEC, MMDA sa amin na lumapit para file ng kaso. Yung mga barangay captain na nagpabaya sa kanilang sidewalk at saka sa kanilang karsada. Tapos ngayon... That's under you. That's yes, you. Kami na ngayon na nagpa-file sa ombudsman para mabilis yung magkaroon ng mabilis na resolution para yung mag-suspindi agad. Yeah. So technically, Yusek, the way I'm listening to you now, you are in charge, literally, of everything that goes wrong in the barangay level. Correct. Now, may bantay na kayo. Ikaw diba? Yun. Ako yun, at saka yung mga kasama natin sa DILG. And of course, ang number one kasama ko ay ang taong bayan. Okay.